and welcome back to our folding session. Our topic for today is about a terminal fee versus the travel tax. Ayan, ito pong dalawang to ay parehong binabayaran kapag ikaw ay mag-travel. Kaya lang meron silang mga differences na slight. Katulad ng na-discuss ko in my previous video about Philippine travel tax. Ang Philippine travel tax, ito ay tax na binabayaran kapag ikaw ay mag-travel out of the country internationally. Ayan. While the terminal fee naman ay binabayaran po yan kapag ikaw ay mag-travel both domestic and international. So, kung ikaw ay pupunta ng Cebu, or ikaw ay pupunta ng Bohol, ng Boracay, kailangan mong magbayad ng terminal fee sa airport or merong iba na kasama na sa ticket. So, there are airports na hindi included sa ticket mo kapag doon ka nag-depart yung terminal fee. Kasi usually, ang terminal fee kasama na yan sa ticket natin. Ngayon, depende rin yung babayaran ng terminal fee sa travel mo, kung domestic or international. So, merong mga airport, usually, kapag ikaw ay sa NAIA magde-depart, yung ticket mo is NAIA ang departure, no need ka na magbayad ng terminal fee kasi included na yan sa ticket mo. Pag ikaw naman ay magde-depart, halimbawa sa Clark, you're going to Cebu pero sa Clark ka magde-depart, you have to pay the terminal fee kasi pag sa Clark ka nang galing, hindi yan kasama sa ticket na binook mo. Kaya magbabayad ka pa ng terminal fee sa airport sa Clark. Ayan. Bago ka pa sakayin ng aeroplano. Additional information, saan ba napupunta ang sinisingil na yan sa atin na Philippine travel tax? Okay. Usually, ang proceeds ng Philippine travel tax, batas po kasi yan, 50% of the proceeds ng Philippine travel tax ay mapupunta po sa TISA or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Tapos yung 40% ay napupunta naman sa Commission on Higher Education o sa CHED. And yung 10% ay napupunta naman sa National Commission for Culture and Arts o NCCA. Ayan.